Ayan. Hello, magandang hapon si Scorpio. Ayan, oh. Nalinis na yung aking mobile. Oo. Hintay ko yung anak ko. Kasi yung anak ko sa itaas nag-o-office. Nagtatrabaho siya sa bangko, pero sa bahay siya nagtatrabaho. Yan, so hintay ko. Kasi mag-i-snack siya. Sabi ko, yusin mo naman yung aking mobile. Yan. Hirap kasi kanina, nasa laptop eh. Nakapatong dito yung laptop. So, this is a general reading. Pwede po mag-resonate or hindi for some of you. Bonus reading. Salamat po ng marami sa inyong likes, comment, and patuloy na pag-subscribe. Yan. So, tatanong po natin si Universe. Ano po ba ang kanyang message para sa mga natitirang araw sa buwan ng June? Yan. So, ito ay general ha, pwede mag-resonate or hindi. Yan. So, sa mga nagma-message po sa akin, nag-iiwan po sila ng comment doon sa channel ko na sila po ay nagpapabasa ng kanilang mga birthday. Ano daw po ibig sabihin ng kanilang birthday? Pakahintay lang po ha. Oo, kasi po, kayo po ay sunod-sunod. Yan. Oo. Kailangan po first come first serve. Ngayon kung sino yung huling nag-message, di yun. Ano, oo. So, wag po mag-alaala, yan naman po aking ipopos once na na-ready na po. Yan. Kayo po ay aking pagbibigyan. Bakit ya hindi? Wala naman yung bayad at libre naman yun. Siyempre. So, umpisa na tayo ha. Yan. Yan. So, dito meron akong, ano dito, sandali, sinusulat ko. Para di ko malimutan. So, meron tayo dito ang tinatawag na Ten of Swords. Yan. So, ibig sabihin ng Ten of Swords, for some of you, you are very centered dito sa ginagawa ninyo. Maaring po kayo, nasa nakikita ko po, ay kayo nasa malayong lugar. Ngayon, gusto nyo itong matapos na. Oo, itong inyong trabahong ito dahil gusto nyo nang umuwi. Kaya po dito, may nakikita po akong homecoming. Kita po ninyo may bahay po doon. Ibig sabihin, maaaring kayo nasa abroad, yan, malayong lugar. So, namimiss nyo na yung family. Natural lang yun, namimiss nyo ang family. Gusto nyo yung umuwi. So, dito meron po tayong tinatawag na Ace of Pentacles. Okay? So, ang Ace of Pentacles po, ang ibig po sabihin nito, oo, yung inyo pong tawag dito, yung stability, yan, yung inyong kaunlaran, new beginning, yan. Ang ibig sabihin din nito, new beginning, tsaka mga opportunities, yan. Maaring kayo eh, may mga opportunities na nalaman, na ito na may nagkaroon kayo ng interest. Yan. Oo. So, pwede naman ito yung tinatawag na primary goals ninyo sa buhay ninyo. So, dito nakikita po yung Three of Swords. Yan. So, ano pong ibig sabihin na itong Three of Swords na ito? For some of you po, ay nakikita yung pagiging faithful. Yan. Tama. Three of Swords. Pagiging faithful ninyo dito sa inyong hanap buhay. Yan. Oo. So, dito, nakikita rin yung inyong tawag dito. Yung, kumbaga sa no, impatience. Yan. Dahil nga, nakita ko, for some of you, ay maaring kayo nasa malayong lugar. So, kumbaga sa ano, maaring namimiss nyo na itong inyong family, yung mga naiwan nyo. So, kumbaga dito ay, kumbaga, impatience na kayo yun, na makita sila, na umuwi at para makita sila. Yan. Pero nakikita naman dito, kaya dito nakikita yung pain. Kumbaga sa ano yung pangungulila, for some of you. Yan, oo. So, kaya dito nakikita, oo, yung inyong pagiging focus para itong trabahong ito ay matapos na. So, tingnan natin ha. Kita ba ka? Para kita.
Para kita nyo. Ano ba kaya ang... Diba? O, yan. So, dito. Kuha tayo. Yan. So, meron tayo dito major arcana. Oo. So, dito, ibig sabihin nito, unahin natin ito, ha? Eight of Swords. Yan. So, maaring dito nakikita yung tawag dito, disappointment. Okay? For some of you. Yan. O kaya dito merong ito, pain. Yan. Maaring kasing sandali ha. Meron lang po akong nakikita sa intuition. Sandali lang po. Oo. So, maaring ang iba po kasi ay dito ay nakikita. Yung pagiging centered ng iba sa inyo. Kung kaya't, ang nakikita ko lang po ha, ang sinasabi ko. Nakikita kasi yung pagiging centered kung ano ito pinagkakaabalahan ninyo dito. Kung kaya't, dito'y nagkakaroon ng ano ito, itong Eight of Swords na ito, ng disappointment. Yan. Kasi ito ay maaaring kapartner ninyo. Yan. O marito'y family o kaya'y children. Since sabi ko nga na maaaring kayo nasa malayong lugar, so namimiss nila kayo. Yan. So ang ano ko dito ay wala silang magawa kundi di intay na lang kung kailan kayo magkakasama ulit. Or maari namang nakikita ko rin dito na kayo kasi kanina sabi ko meron dito impatience. Yan. So dito yung pagiging impatience ninyo, maaring gusto niyo na umuwi dahil namimiss niyo ang family niyo. Kung kaya't wala kayong magawa, naka-stuck kayo, ibig sabihin kailangan tapusin niyo itong project na ito, itong trabaho na ito, para makauwi kayo. So, dito meron tayo tinatawag na King of Wands. Napakataas ng emosyon dito. So, dito sa sinasabing King of Wands, meron ditong nakikita, nakikita nga dito yung impatient. For some of you, nakikita po yung impatient. Pero ang ibig sabihin ng King of Wands is yung kanilang ito protection. Yan. Ibig sabihin pinangangalagaan nila itong kanilang kabuhayan. Oo. Na hindi ito kumbaga sa ano, hindi ito pang short time lang, kailangan ito pang matagalan. Sapagkat narito nga yung Ace of Pentacles. Oo, yung prosperity, stability, yan, security, at saka ito yung sinasabing new beginning yan, or new path of life. So, nakikita dito yung protection. Okay? Sa king. Saka yung influence. Yung influence ng family mo. Okay. Nai-impluensyahan mo yung family mo ng iyong kasipagan, ng iyong dedication. Yan. Oo, dahil meron dito influence. Ibig sabihin na i-impluensyahan mo sila ay kumbaga sa ano, they look at you as a good example, as a leader, as a man doon sa bahay. Dahil sa iyong dedication. So, na-motivate ngayon, dito kasi meron tayong tinatawag na the judgment. So, ibig sabihin, na-motivate mo yung mga nasasakupan mo, gaya ng family, mga anak mo, yan. So, ito, kumbaga sa ano, protection, okay, again, protected. Ibig sabihin, protected, pati yung kanilang kinabukasan. Oo. Kung kaya dito, you are admired. Oo. You are blessed. Kita niyo may angels. Yan.
So you are admired by your family, by your, kumbaga sa mga anak mo, family mo, mga nasasakupan mo, magulang, kapatid mo. Oo, yan. So dito nakikita din yung protection. Dahil nga dito, yan, kumbaga pinoprotektahan mo yung panghabang buhay mo ng, kumbaga sa ano, yung abundance, yung inyong magandang kabuhayan. Yan. So, ito lang po muna ang aking reading for today, ha? I hope you like it.